Oh, ang pag-uusapan natin yung negosyong pang minimum wage tax refund, ha? Yung 2008 hanggang 20, yan, 2008 hanggang 2017. Maraming minimum wage earner na hindi nila alam na meron silang tax refund. Yung mga minimum wage earner na na-withholdan ng tax at sinasabi ng mga employers nila for the past 10 years, eh subject sila sa withholding tax. Pwede pong i-refund yan. Meron tayong hanggang 2019, January, para ma-refund yan. So, negosyo ito para do sa taong gustong mag-refund. Kasi hindi naman alam ng minimum wage earner paano mag-refund eh. Yung OFW, tuturuan kita. Yung wife na nasa loob lang ng bahay, pwedeng magkapera. Yung mga senior citizen, pwede rin. So, ibig sabihin, lahat ng tao pwedeng maging tax specialista immediately. Tuturuan kita. Ito na. Ah, minimum wage earner. Paano mag-refund? Ayun ang, yun ang requirements eh. Paano mag-refund? Una, kailangan yung i-identify kung minimum wage earner talaga siya. Okay? Paano identify, sir? O, bigay mo yung payslip, yung BIR Form 1902, yung SSS certification, yung SSS bracket. Marami yan eh. So, i-discuss ko yan later on sa Taxation Professional University. Yung mga hindi ho magpapa-accredit sa akin. Pwede kayong pumunta doon. Pwede kayong mag-solo. Hindi nyo kailangan ako. Ang kailangan nyo lang, paano ho mag-refund. So, nasa taxationprofessionaluniversity.com ho yan. Okay? Paano mag-refund? May konting bayad lang ho yun. Remittance. Kailangan i-identify nyo na yung tax na withheld sa minimum wage earner ay na-remit sa BIR. Sir, paano? Ayan. Kailangan nyo ng 1604 CF at saka yung EFPS. O mga certification na nagkaroon ng payment. At yung huli, identify nyo na talagang yung minimum wage ay mayroong refund. Ano preba? O, BIR Form 2316. O, at andito dito rin yung payslip. Pwede rin yung ibandera yung payslip. Yung BIR Form 1604 ARPALIS. Yan. Yan lang ho yung mga iba. Okay? Yung detailed niyan ay i-discuss ko sa Taxation Professional University para ho dun sa mga ayaw maging partner ako o gustong magsarili. Okay? Ngayon, ganito ho yung pag-accreditation. Ha? With or without experience, pwede ho kayo dito ha. Ang kailangan nyo lang, mentor. Eh ako na ho yung mentor nyo pagdating sa taxation, okay? Hindi ko kayo pababayaan. Hindi kayo pababayaan ng aking mga kasama. So kung gusto nyo, ganito. Ako ho yung mentor, ayan, ETM. Nakikita ho ba ninyo yan? ETM. Siguro baguhin natin yung kulay para makita, no? So ETM. Ayan, ETM. Ako ho yan. So may mga supervisor ho ako rito. Supervisors. Itong mga supervisors na to, mag-i-invest ho yan para ho sa marketing. Ah, isa ho sa marketing strategy ho natin. Eto. Mag-i-invest itong mga supervisors na to. Kamiting ko sila yan. Sa buong Pilipinas ho yan. So kayo, eh magpapa-accredit sa kanila. Wala ho akong pakialam sa usapan ninyo kung paano partihan nyo. Ang kausap ko ho rito, yung supervisor. Kayo hong dalawa, kasi wala ho kayong puhunan, wala kayong pera para ho mapasama sa amin, okay lang ho yun. Pwede rin ho kayong kumita. So maghanap lang ho kayo ng mga supervisors ko. Sila ho yung magiging contact ninyo. Sila ho yung magiging mentors ninyo. So, a-accredit kayo niya. So, ito ho personal ninyo. Accredit. Ha? Personal ninyo ho iyang contract. Okay, personal yung contract ho yan. Wala ho akong problema ho dyan. So, tuturuan kayo paano ang marketing strategy. Ako naman po, sila ho, para ho mapalaganap ito sa buong mundo, buong Pilipinas, e gagamit ho tayo ng Facebook. Ayan. So, yung Facebook ho ang importante para malaman ng mga minimum wage earner na may refund sila. So,
okay na ho na kumita tayo ng one-third ng kanilang refund. Approximately, mga 30,000 ho yan. Per minimum wage earner, per 10 years. Okay? So, iniimbitahan ko ho kayo na sumali na. Okay? Hindi nyo kailangan na may experience, ha? Kahit wala kayong experience sa tax, ako na ho yung experience nyo. Yung mga supervisors na po ang experience nyo. Sila ho yung contact nyo. Hindi nyo kailangang maglabas ng puhunan. Yung supervisors lang ang maglalabas ho ng share niya para ho sa advertisement sa Facebook. Ayan. Ako po, yung training ko makikita nyo sa online sa Taxation Professional University. O, sama ka na, ha? Introduction po ito. Saan? Diyan po sa BIR Letter of Authority course. Ito po ay isang kurso na ang objective at the end of the course, kaya mong humawak ng opportunity o negosyo sa letter of authority. Kaya mong harapin ang mga questions ng potential na kliyente mo. So, yung first part natin, pag-uusapan natin ay yung negosyo opportunity. Ang second part na po natin ay pag-uusapan natin yung case progression ng letter of authority. At yung third, types and similarities ng mga letters of authority. At ang huli, yung anatomy and strategies in handling the opportunities ng letter of authority. Sir, paano ako makakasama dyan? Simple lang. Pag bumili ka ng libro ko, of course, meron ho itong bayad. Bibili kayo eh. Mayroon kang option o privilege na mag-apply at matanggap saan? Diyan po sa Study Now, Pay ETM Later. Babayaran nyo lang ho ako kapag kumikita na kayo dito, ha? Dito sa kursong ito. So pag wala pa ho kayong kita, di wala kayong ibabayad sa akin. Kaya nga Study Now, Pay ETM Later. Siyempre, katulad ho ng pagiging negosyante bilang Uber driver o Grab driver, kailangan mo ng lisensya. O sir, saan ako kukuha ng lisensya? I-accredit kita para yung brand name ko marub on sa'yo. Siyempre, pag in-accredit kita, kailangan meron kang sasakyan. Uber car nga ang tawag, di ba? So, ano sasakyan mo? Yung utak mo, yung laman ng utak mo. Kung wala ka nito, wala kang ibebenta. So, para malamanan siya, kailangan mo ng tools. Ito ay isa sa mga tools. At ito pong nandito ay isa rin sa mga tools na kailangan ninyo. So, kailangan ninyong mag-aral. Magkakaroon tayo ng meetups. Tuturuan ko kayo, i-guide ko kayo. Marketing, selling, negotiating sa mga kliyente o potential client nyo. At hindi lang yan, ibebenta ko kayo as a product. Hindi kayo magbebenta ng produkto. Ah. Kayo mismo ang produkto. Gumagawa ho ako ng tax mapping apps. Malapit na po matapos. Diyan ko ilalagay kayo para mag-meet up yung clients na may needs at kayo naman na may needs na magkaroon ng kliyente. At tapos babayaran kayo ng kliyente. Of course, may share ako doon. Diba? Study Now, Pay ETM Later. Para continuous yung inyong pag-aaral at hindi nyo makalimutan, ilalagay ko ho ito sa online. Oo, para ho unlimited yung availability at accessibility nitong pag-aaralan nating nabanggit dito. Okay? Ito po ay BIR Letter of Authority course. Okay? So, mag-enroll ka na. Anong puhunan mo? Ito muna. Yung study, ako ang mag-i-invest sa'yo. Naniniwala ako na pag binigyan kita ng tools, uunlad ang buhay mo. Dadami ang kliyente mo. Ito muna ang umpisa. Tapos, kailangan nating turuan ka dito sa Letter of Authority course at ito po ang ituturo ko sa inyo.
Then, mag-avail kayo ng study now, pay ETM later. Oh, ano pa hinihintay mo? Sali ka na!